Yes po, talagang napakaraming ganyan. For example, nagpunta po ako sa mall. For example, kakain pa lang ako, magsisimula ako, may magpapapicture. Siyempre, kailangan ko tumayo. Siyempre, kasi kung wala rin naman sila, hindi mag-boom yung products ko eh, kung wala yung mga taong sumusuporta sa akin. Ngayon, minsan kakain pa lang ako tatayo, tapos bubo pa lang ako tatayo. Super, kung sa abala, abala talaga siya, pero hindi ko yung isip na abala siya, kasi sila po yung nagsisupport sa product ko eh. Ngayon, marami nagsasabing basher. Yung mga supporters ko naman daw is Ayuda Warrior na humingi sa akin ng mga diaper, gatas, puro ganun. Kasi nung pandemic po, to the point na naging 20,000 na lang yung pera ko sa pagdulong sa mga tao. Nagsimula yun nung may nag-send sa akin na nanay na ang dinedede na raw ng baby niyang 2 months old ay kape. Yun na po yung time na tumulong ako ng tumulong nung pandemic. To the point na naging 20,000 na lang pera ko. Sabi ko, babalik na ata ako sa bahay kay Papa. Hindi na siguro na ako magugutong nun. Ganun. Rosper, parang gusto ka niyong tinatanong ka natin about dun sa placement maker. Parang wala kang worries, wala kang kaparang bakit. Kasi alam ko naman po na wala po talaga akong pinagumbasawa sa kanya. And yun po. Tsaka alam ko naman po na magagaling din po yung mga attorney po na nakukuha po. Ano ba, tingin mo ba, inigit lang to? Or ano? May ganun ba to? Sino ba kayaman sa inyo? Siguro po siya kasi mas matagal naman yung brand po niya. Pero tingin kang gumastos para sa place? Ay, yes po kasi siguro nasa 3 million na rin po yung nagagastos ko. Laki na. Nagkaroon na po ng hearing pero di pa po to na po niya nagkakaharap pa. Ano po yung sila po sa kanyang place? Same po dun sa inano niya sa akin. Counter. Ay, yun po ang hindi. Kasi sabi ko nga po, nag-post ako na kahit ipadetect po niya yun, na ipadetect niya kung sino man yun. Kasi syempre, once na mayaman ng isang tao, marami siyang connection na pwede niya ipadetect. Na super, kahit swear to God, bumatay man po ang pamilya ko, hindi po ako yun nag- I don't know. Ano diba? Po, Facebook. Oh, Facebook. Yes, diba? Nakalabas po yun sa 24 hours. Ang dami. Grabe po yung mga dumating sa akin. Yung parang mga sex toys, mga ganun. As in, parang limang pirasong pang babae, limang pirasong pang lalaki, ganun. Tapos, syempre, na-deliver na nabayaran na po nung staff ko. Pinamigay ko na lang. Tapos, meron yung mga pagkain. Mga milk teas, diba? Mga milk tea, pagkain. Yun, minsan po siyempre naaawa ko sa rider. Pinabayaran ko na po, pinapakain ko sa mga staff. Mas magtapos na ba ang ano mo? Contract mo dun sa ilang person? Oo, sa isa. Sa isa? Sa uno? Sa skincare. Yung una ka namin na-interview. Opo, tapos na po. Nung hindi na po nag-renew, dun po ako naglabas ng product. Siyempre, respeto po sa mga nagtitiwala sa akin brand. So kasama siya mamayang gabi? In-invite ko po, pero hindi po ata available. Siya available. Kasi halos lahat naman po ng CEO, kasundo ko naman po. Kaya siya lang hindi. Pero sa totoo lang po, no hard feelings naman po ko sa kanya. Kasi kahit kanino naman po, yung kunyari may mga nakaaway sa akin or may mga ibang tao na nababa sa akin, hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob din. Yung mga kaibigit ka sa social media? Madami naman. So kung magkakaroon, yun ba mayroon na magkaroon kayo ng call to concert, feeling ka naman? Para sa akin po kasi ang haba niya po nung naging proseso. Pero di ko naman po sinasarado yung sarili ko. So paano ba yung nakalaman? Hindi na pwedeng magsaroon ng pag-uusa? It depends po. Depende po talaga sa mangyayari sa mga so doon pa lang malalaman kung magkakaharap kayo? Yes po. Sa ngayon di pa naman po kami nagkakaharap. Ano ang schedule? Parang January po ata.
paano ang pasto ko na ganyan yung kakaharap, pero may matagumpay na negosyo, paano ang pasto ko? Sa akin po yung pasto ko po, kahit po sabihin natin na meron akong kinakaharap na kaso, eh, okay lang po sa akin at least. As, kasi kung malinis naman po yung konsensya ko, kung alam kong wala naman akong natatapang tao, wala akong dinamay ng mga bata, wala akong sinaktan, eh, parang sa akin, magaan po yung loob ko. And at the same time, yun nga po sa event ko mamaya, marami po akong bibigyan talaga mga sasakyan, motor, cash, mga cellphone, mga iPhone, mga SMX Hall 1 and Hall 2 po. Totoo lang, hindi ko in-expect po na ako po. Parang ano, Rosmar? Yes po, parang pasasalamat po sa mga distributors po. Pati yung contact control po 1 million. Yes po, lahat po yun mamaya po magaganap. Tsaka last time. Sample na. Experience. Yes, dun po ako na-touch kasi meron pa po bumiyahe pa sa Yasmin Jalao. Parang super effort nila na para lang sa brand ko po. Yes, mga nag-book na po sila ng hotel. Nagkakapunuan po talaga. Ilan ang sellers mo? Ilan ang expected table? Ah, mamaya po kasi ang available lang po na capacity nun is 2,000. Pero sold out po talaga. Ay, kumbaga parang fully book po talaga siya. Wala nang space. Ilan ang 2,000 lang? Hindi ko po alam yung sakto pero super dami. Siguro less, more than 20,000 pa or 30,000. So yung mga interesado na maging reseller o distributor, paano? Sa ngayon, di ko sure ha. Kasi punuan po talaga. Super dami nagtatanong sa akin. Pero kung hindi pa available yung mga provincial distributors, lands, district distributors, lands, or city distributor, pwede naman po silang mag-reseller. Yun. Lahat naman po pwede mag-reseller, kumbaga no limit sa reseller. Tuloy-tuloy lang. Gusto ko yung show. Kung sakaling may ipang kumuha na talaga ng endorser, celebrity endorser, yun yung inaay mo. Yung dati ba? Yung crush mo? Pinaka-medyo ay lalaki pang babae naman po yun. Si Ding Dong. Kung kakalungin ko talaga ako, syempre, ang childhood crush mo si Ding Dong. Si Ding Dong. Siya pa rin. Yes, kasi Oh, si Ding Dong kasi niya. Nung bata pa po ako, binuhat niya po ako nung parang nag-tour siya sa mall sa Lucena. Binuhat niya, yung parang bata pa po kasi ako nung tapos inirahan niya yung panyo. Siguro mga 4 years old. Siya tayo panyo? Ang yung panyo. Ang yung panyo. Nasa ang bahay po. Ah, alay ko si Maria na ba po ako first endorser dito. Tapos nung time ko na may taping po siya sa Manila City Hall. Oh, alam mo, sa May City Hall po, nag-taping siya. Sabi ko, si Ding Dong yun ang kaso po, college ako nung may dala ko mga don't drink, ano, naka-jeep lang ako noon. Gusto ko bumaba, kaso super apat ata yung mga dala-dala ko noon, hindi kaya. So nawala na ako ng chance. Pero nung yung kapatid ko po, lumaban ng Philippine youth, ay si Ding Dong po is parang, Kaya nakita ko na naman, sabi ko, si Ding Dong, biglang sinaraduhan yung pinto. Yung si Glenda magpo-produce ng show sa Bukasyon Network. Oh. Ikaw may plano ka rin bang mag-produce ng show mo? Magkumuha rin ng isang magbibida doon na set. Si RC mo niya sabihin. Sa ngayon po kasi is naka-line up yung po ako for magpakailanman. Ay! Ikaw bida? Story po. Si Carla. Ay, si po. Carla Villana. Kino gagawin? Carla Villana. Si Agil Man, si Job. Si Job Agil Man, tsaka si Sin. Kahit sino naman po, okay naman. Pero siyempre yung all-time crush ko talaga. Si Ding Dong. Yung partner mo. Eka mo ka, Jomi. Hindi ito yung mag-release na class partner si Ding Dong. Hindi pa nagsaselo siya. Hindi naman po. Alam niya eh. Sina ni Maria. Iba po ng asawa niya.
Gusto mo ba siya kamit? Ayun na! Naku, wag mo pa nag-joke ka. Ayan na! Dapat siya ka magparapol! Ikaw mo talaga ako ang iwag endorse. Hindi ka na nalang endorse. Diretso kayo sa Bel Air. Ano ba ako ng advisor talaga? Deal na natin. Balay mo! Oo! 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 Ako ba yan natin?